Okay. So, good morning mga bata. Dito ulit tayo, ha? Okay. So, from improper fraction to mixed number naman tayo. So, paano naman natin gagawin to, teacher? Okay. So, katulad ganina, sabi natin 23 over 4, kabaligtaran lang nung lesson natin kanina. Okay? So, paano to? Ito naman, 23 divide by 4. Okay, so dito, ang magiging sagot nyo dito is 5 and 3 over 4. Yan. Paano nangyari yan, teacher? Yan. So, 23 divide by 4, denominator is 5. 5 times 24 is 20. 3 minus 0 is 3. So, yun. Andoon ang 3 as the whole number. Ito yung 3 as the denominator. And then 3 as numerator and then 4 as the denominator. So, nakuha nyo, di ba? Okay, next number. Ito naman. So, paano naman to? Ang magiging sagot nyo is 6 and 2 over 5. Okay. Paano nangyari yan, teacher? Okay, ito na naman. So, 32 divide by 5 divide by 5 is 6. 6 times 5 is 30. 2 minus 0, 2. Okay. So, ito yung 6 natin. Ito yung 2 natin. Ito yung 5 natin. So, as easy as that. So, nakita nyo? Kaya, importante na bago makarating ng grade 6 ang mga bata, dapat grade 2 pa lang. Maturuan na kayo, matuto na kayo how to do the basic multiplication, how to do the basic division. Para pagdating ng grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, hindi na magiging mahirap. How are we going to work on the mixed numbers to improper fraction to mixed number? Actually, ano lang yun eh? What you call this? Baliktaran lang siya. Okay, papakita ko sa inyo ha. So, sabi natin dito, from improper fraction to mixed number, 23 over 4 is 5 and 3 fourth. Okay, tingnan nyo doon sa lesson natin kanina. Ayun no? Diba? So, from 5 and 3 fourth, that is 23 over 5. Okay, so nakita nyo, ayun ang relevance so mga bata. Oh. So, diba? Okay, so from there, nakita natin, pareho lang pala yung teacher. Yes, kabaliktaran lang yun. Okay? So, kailangan tiyagain natin, how are we going to make it easy for us na matutunan ang multiplication as well as ang division so that when you come to fraction lessons, madali para sa inyo. Okay, so hope this lesson would be of great help to you, to the grade 6 students na nagmo-module ngayong week 3. Okay, so magpasalamat ulit tayo sa Panginoon for this accomplishment that we were able to make these vlogs for the grade 6 students. And please stay tuned and patuloy po ninyo i-subscribe ang aking mga vlogs na patuloy pang gagawin. Salamat po!